okay doon. Speaking of Franco, how are you coping? Mahang isa ka sa pinaka-close niya. We hardly ever talked about it. Among the boys? Oo. Kasi pa, lalo na ngayon, we try as much as possible na talk to him. Kasi baka may umiyak. Kasi hanggang ngayon, we still really, really, really miss him. Sobra namin. What I can say is, hindi siya yung tao, wala siyang kamadripan. Alam mo yun, kahit na umaga hanggang madaling araw na kami sa ABS, wala kang maririnig na reklamo sa kanya. Reklamador kasi ako, aminado ako. Siya yung parang tahimik lang siya, kahit ano, pinaka-badrip niya yung siguro tahimik lang siya. Pero, hindi siya nagre-reklamo, siya nasasimangot, never siya nagre-reklamo, sobrang siyang gaan ka sa akin. And kahit anong trip mo, sasakyan niya. Minsan nga siya pa mag-aano eh, mag-presenta ng gagawin niyo. Okay. Minsan siya nga nag-choreograph sa amin minsan dati. So, we really, really miss him. Pero masasabi mo ba na parang nag-improve na yung pakiramdam mo? Nag-improve na yung pakiramdam, pero syempre, it's more of acceptance, natanggap namin, pero it will always hurt. It will always be painful sa amin na nawalan kami ng kapatid. Have you had a chance to talk to John? Hindi. Hindi kami nakapag-usap. Nakikita ko lang siya. First time I met her was the last day nung week ni Frank. Yun, nag-hi lang ako sa kanya, may kausap siya, busy siya noon. Pero, ayun, I can see naman na she's still very affected by it. Kasi ba naman, lover yun, lover mo yun. Kung mawala ka ng lover sa paraan na hindi mo naman ginusto, di ba? Ng babae lang. Kung ng babae, nasaktan ka na. What more ito na hindi niyo gusto na maghiwalay, di ba? So, I can still feel her pain. Hindi kami friends, but I can still feel her pain. May nagbago ba sa'yo nung after niya mawala ni Franco? Parang meron ka bang, ay, matutunan.